Mabuhay ka, Carlos Yulo! Siya ang nakakuha ng gintong medalya sa Olympic Games. Sa ngayon po, sa mga nangungumusta kay Sandro, bilang kami naman po ay merong direktang komunikasyon sa pamilya na ano ko, no, yung hindi nakapagkatulog yung bata. Ayun. At saka lagitnaan daw po ng ating gabi, ayon kay Onin, pumapalag yung bata, napapapitlag. Ay. Biglang iiyak. Isa po ako, mga kachika, sa mga nilapitan ni Gerald Santos at ng kanyang manager na si Romel Ramilo nung may naganap po sa kanya sa GMA 7 din po ito. Kayo ulit, mga pinakamamahal naming kachika. Totoong-totoo po ang kasabihan na kapag umuulan, buhos talaga. Tulad din po ng maiinit na isyong pag-uusapan natin ngayon sa ating programa. Tama, Romel chika? Buhos ka mo. Eto, mababasa kayo ng mga intriga dito sa aming balas. Yun! Buhos talaga. At ano naman kayang masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Siyempre, hindi lang buhos at hindi lang basa, kundi may kasama pang mga tilamsik ng mga opinyon ng ang mga showbiz balita. Ang ganda nung tilamsik. May nabasa ako na isang komento nung 2 episodes ago, sabi niya, I feel for Wendell. Okay. Kasi parang ginagawa raw natin siyang katatawanan. Hindi po, yun po ang natural ni Wendell at merong pong permiso niya yung kapag pinauulit namin ang kanyang opening line. Talaga pong okay sa kanya. In character po talaga doon si Wendell, di ba? Nasasaktan ka ba pag pinauulit namin? Ay, hindi ah. Mas gusto ko nga ay ulitin ko. Oh, sige. Pakiulit mo, anak. Sige, go. Oh. Siyempre, hindi lang buhos at hindi lang... Ha, ano ba yun? Ayan na, kayo saksi ha. Okay, go. Hindi lang buhos, kundi may kasama pang tilamsik ng mga showbiz intriga at siyempre ang mga opinion. Yun! Tama yun. At kaya naman po, mga kachika, dyan lamang po kayo. Lahat ay ibubuhos namin talaga para pangalis man lamang po ng inyong kalungkutan, ng kabagutan. Dito lamang po sa ating programa at ito ang Showbiz Now! Bago po, mga kachika, ang aming ilalatag na mga issue ngayon tungkol sa showbiz, nais po muna naming magmalaki kaming tatlo dito. At siguro po ay tayong lahat. Gusto po muna naming sumigaw ng mabuhay ka, Carlos Yulo! Maraming salamat sa napakalaking ibinigay mong karangalan sa ating bayan. Anong naramdaman mo nung makita mo na siya ang nakakuha ng gintong medalya sa Olympic Games? Sabi ko, sa wakas, nakakuha ulit tayo. Sa matagal na panahon din. Ikaw, ano naramdaman mo? Naku, di siyempre, ang una-una ko naramdaman nung umiyak talaga ako nung marinig ko pinapatugtog ng lupang hinirang sa isang rasyon. Ako hindi ko na malilimutan siguro habang buhay yung nung makita niya yung resulta ng laban. Gumanon siya ng pagkalakas-lakas tapos napaiyak siya at sumalampak po sa sahig sa sobra-sobrang kaligayahan. Tandaan po natin na 2021 po nang magkaroon ng unang ginto ang Pilipinas sa pamamagitan po ni Heidlyn Diaz. At ito po ang 2nd ginto ng Pilipinas sa kampyonato dito po sa Paris Olympics. Napakasarap maging Pilipino, di ba? At naku, mga kachika, kami po'y tuwan-tuwa. Dahil noong nakaraang linggo po ng gabi, sa kanyang panibagong paghamon sa Paris Olympics, nanalo na naman! Nanalo na naman po ng gold si Carlos Yulo. 2 gintong medalya mula kay Carlos Yulo. Maraming salamat. Mabuhay ka! Bilang Pilipino, kami nagkakapuri para sa iyo. Congrats! Mabuhay ang Pilipinas! Yes. Yes. Welcome the hero! Ano? Welcome the hero, di ba? Welcome the hero. Welcome the hero. Hero ng kalabaw. Pag-uwi ni Carlo, ano dapat ang salubong? Heroes welcome. Heroes welcome yun. At saka dapat ipaparada siya. Yes, dapat lang.
Congratulations again, Kaloy. Ito na yung resulta ng pagpapakahirap mo at pagiging matapang mo. Walang urungan, laban lang. Isa na naman pong kababayan natin ang nagsulat ng pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo ng palakasan. Kaloy, Carlos Yulo, ipinagmamalaki ka namin. Mabuhay ka! Yes! Congratulations! Congratulations! Salamat sa malaking karangalan. Pero pagkatapos po ng aming pagsigaw ng mabuhay kay Carlos Yulo, ay ito naman ang kasunod. Siyempre, aalalahanin po natin at itatawid namin sa inyo kung ano na po ba ang nagaganap ngayon kay Sandro Mulac. Alam naman po natin na may pinagdadaanan ang bata na ni sa higinaga po siguro ni sa panaginip ay hindi niya akalain na maiengkwentro niya. Oh, diba? Kung kanina nakakongratulate tayo, mabuhay ito, sisigaw tayo ng katarungan. Oo, totoo yan. Justisya po ang hinihingi nating lahat. Kung ano man po ang kalabasan ng formal na pag-aharap nila sa piskalya, kasi wala pa naman pong kaso ngayon na formal na inihahain ang mga mulak, lalo na itong si Sandro. Nagpunta na po sa NBI para sa investigasyon si Ninyo Mulac at si Sandro. Nagtungo na rin po sila sa GMA7, nakipag-usap na po sila sa mga ehekutibo. Pero sabi nga niya, hindi maganda ang pag-uusap, pero kakayanan namin ito. Ang sabi niya, gugulong lamang po itong kasong ito kapag naisampa na po sa piskalya. Yun po yun. Pero ngayon po, sa mga nangungumusta kay Sandro, bilang kami naman po ay merong direktang komunikasyon sa pamilya na yung hindi nakapagkatulog yung bata. Yun. Dalawang oras ang pinakamahaba. At saka lagitnaan daw po ng ating gabi, ayon kay Onin, pumapalag yung bata. Napapapitlag. Biglang iiyak. Nakakabahala talaga yung mga ganyan, mga senaryong pangyayari. Na sana lang talaga mapabilis para makita natin ang hustisya na pinaglalaban ni Sandro. Oo. At saka yung hindi makakain, kahit po gaano kasarap ang lasa ng pagkain, kapag hindi kayang tanggapin ng ating sikmura at wala tayong panlasa, hindi natin talaga yan maipapasok. Totoo. Diba? Kaya naiintindihan po natin ang pinagdadaanan ngayon ni Sandro Mulac. Alam po natin kung anong kanyang kinahinatnan tungkol sa dalawang tao na pinangalanan na naman diba? Bilang mga independent contractors. Oo. Independent contractors po ng GMA 7, sina Dode Cruz at saka si Jojo Diones. Yan dalawa. So, kami po ay nasa isang kalagayan ngayon tulad din po ng ibang mga magulang na siyempre nakikisimpatya sa kanilang anak kung sakali mang maka-inkwentro ng ganitong pangyayari. Alam niyo po, mga kachika, ito po ay maglalantad po kami ng aming baraha sa mesa. Kung tutuusin po, hindi na bago itong mga ganitong kwento na lumalabas sa lokal na aliwan. Pero magkaiba po kasi yung mayroong pahintulot kaysa sa pinilit. Magkaibang kaso yan. Yung sinasabi nila with consent yun. Sige, okay. Yung siyempre yung mga pangyayaring ganyan, ibig sabihin hindi siya pinilit, ibig sabihin ginusto niya. Yan yung mga nangyayari noon. Marami po kaming mababanggit na pangalan na iiwasan na lang po namin talaga na isa-isahin ngayon. Pero kulang po itong 10 daliri ko ngayon kung iisa-isahin ko. Kung gaano po na dumaan din ang maraming lalaking personalidad sa ganitong senaryo, kaya lamang po ay merong permiso. May permiso dahil po sa kanilang mga pangarap na sumikat, magkaroon ng kita at makatulong sa kanilang mga pamilya. Kasi pag may permiso, walang kaso. Wala pong sisigaw. Pero kung ang lahat pong artistang ito ay sisigaw ngayon ng sabay-sabay, mabibingi po tayo sa lakas. Iba po yung kay Sandro, ito po ay sumisigaw ng katarungan. Yung sa kanya po, ayon sa kanyang personal na pagbabalanse sa problemang ito, may nangyaring sapilitan. Wala niyang permiso ang naganap. Kaya magkaiba po yun yung pinilit ng isang tao at nagkaroon pa ng ibang kaso para lamang makatulog at magawa ang hindi nararapat. Yun po, sapilitan po yun. Makikita po natin talaga yung pagsigaw. Pero yun pong mga artista na nagdaan din po sa ganitong karanasan na nagkaroon ng basbas sa naganap sa kanila, wala tayong maririnig na anuman na reklamo.
di ba? Kasi ginusto nila yun eh. Oo. At saka siguro, ibinigay din nila kasi may kapalit din. Yun nga. Yun nga yun. Yung pangarap na natupag, yung dating walang-walang laman ang bursa na nalagyan. Yes. Oh, nalagyan ang laman ang bursa, yung mga ganun po. Saka yung pangarap na sumikat. Oo. Oh, oh. Yung bigyan ka ng maraming pagkakataon. Proyekto. Di ba? Kaya magkaiba po yun. Huwag po natin paghaluin. Meron pong sigaw ng katarungan at meron pong pananahimik na mayroon pong permiso. Yung dalawa na yun. Kaya hintayin po natin ito kasi malapit na. Malapit na ang formal na paghahain po ng mga kaso ni Sandro Mulac laban sa dalawang tao na ayon sa kanya ay nagnakaw ng kanyang pagkatao. Diba? Nagnakaw ng kanyang karapatan. Yun yun. Diba? Kaya nakakalungkot. Oo, tsaka napakahirap niyan yung kaso. Ito ang pinakamahirap na kaso kasi yung paano hihimay-himayin niyan ganyan pagkakataon. Hihimayin niyan. Tapos yung trauma na tinatawag. Napakahirap pong burahin ito. Hindi po ito tulad ng pinsel na nagkamali tayo, buburahin natin. Ito po ay nakatanim sa utak, nakatanim po ito sa puso. Habang buhay nga po natin itong dadalhin yung ganyan trauma, magkakastigma rin po yan. Habang panahon din po niyang bibit-bitin yan, habang siya ay nabubuhay. Kaya ang dapat, tama ang ginawa ng pamilya Mulac, mag-a-under ko si Sandro Mulac sa isang proseso ng psychological. Hindi lang psychological eh. Talagang lahat ng maaaring makatulong kay Sandro sa kanyang kalagayan ngayon ay dapat gawin. At balita ko na nagsimula na siya. Oo. Nagsimula na siya. Nagsimula na. Oh. Dapat po talaga. Meron talagang dapat nakatapat ito na treatment. Na dahilan at proseso para kahit paano po ay magamot niya yung bumabagabag sa kanyang isip ngayon. Yun. Hintayin na lamang po natin yan. Hindi ka nahihingi sa'yo ng kanta para kay Sandro dahil nakakalungkot itong senaryong ito. Pero may maaalala pa po tayong isa. Diba? Diba ngayong panahon ng social media, meron ang tinatawag na hashtag hashtag MeToo movement. Diba? Yung hashtag MeToo talagang mapapaisip ka. Ay, MeToo, meron pa isa. Merong naganap na hindi lamang nakuha yung katarungan na hinihingi niya nung mga panahon na siya ay sumigaw. Isa po ako, mga kachika, sa mga nilapitan ni Gerald Santos at ng kanyang manager na si Romel Ramilo. Nung may naganap po sa kanya, sa GMA 7 din po ito. Sabi ko nga, Romel, diba, habang ikinukwento ko sa inyong dalawa ni Wendell, lahat ng klase ng sipon at uhog, nasaksihan ko po kay Gerald Santos. Lahat po ng klase ng pagluha, tahimik, humihikbi, sumisigaw, narinig ko po yan kay Gerald Santos. Hindi ko na po babanggitin pa kung sino yung kanyang inireklamo, pero napakasakit na dahil napakaliit pa lamang kong personalidad ni Gerald Santos noong mga panahon na yon. Ang kanyang sigaw ay hindi narinig. Ang panghihingi niya ng hustisya, walang naibigay sa kanya, bagkus siya pa ang natanggal. Yan ang nakakalungkot na yun, diba? Nakakalungkot yan kasi bumalik na naman yung pagkakataon na maalala niya ulit, diba? Yun yung trauma. Yun yung stigma. Na magkapatong-patong man po ang kaganapan sa buong mundo, hindi po mawawala yan. Naantig ang aking damdamin doon sa sinabi ni Gerald na sana yung hiningi kong hustisya noon na hindi binigay sa akin, huwag sanang ipagdamo kay Sandro Mulac. Ay, oo. Diba? Oo, nakakaano talaga yun. Nakakaiyak talaga yung sinabi ni Gerald. Kasi yun, hindi ba niya sinasabi ni Gerald noon niya? Kasi mahirap kasi pag ikaw maliit ka at wala kang boses. Diba? Napaka-ano talaga yun eh. Wala kang magawa. Wala kang magawa at maano sa damdamin talaga yun. Na ibig sabihin, wala akong connection, wala akong malalapitan. Diba? At siya ay mula sa isang payak lamang na pamilya na walang kalaban-laban. Sa usapin ng pananalapi ko, itutuloy niya ang pagkakaso. Siya ang susuko. Bulsa niya ang malalaslas. Pero ito po ay hindi naging dahilan para ang mga pangarap ni Gerald Santos ay matapos. Yun lang. Yun. Hindi niya pinahinto ang ikot ng kanyang mundo nang dahil po sa pangmumulestyang ito. Sa halip, inipon niya ang lakas ng loob. Daladala ang kanyang talento na tunay namang magaling siyang manganganta. At ano po ang naging regalo sa bandang huli? Siya po ay nagbigay ng pangalan sa ating bayan bilang si Thuy ng
Miss Saigon sa West End. At siya po ay sinukat pang muli ang kanyang kapasidad nang magtanghal po sila sa Denmark na lengguwaheng Danish po. Ang kanyang inilatag sa entablado mula simula hanggang huli ng Miss Saigon. Kaya itong nangyari pong ito kay Gerald Santos ay isang panukat sa kanyang kapasidad. Di ba? Welta ng kapalaran. Oh, kung walang nakinig sa kanya natin ngayon, buong mundo ang nakikinig sa kanyang pagkanta. Dalawang klase po ang karma. Hindi po ngayon at sinabing karma masama agad o negatibo. Karma dahil sa magandang resulta ng laban na hindi pinakinggan. At karma dahil sa pagdating ng unos at negatibong pangyayari dahil sa ginawa. Tama. Ganon yun. At saka siya mismo naghilom ng sugat sa sarili niya. Totoo yan. Ang galing niya, di ba? Ang galing niya magdala. At saka hindi siya pinabayaan ng may kapal. Talagang kinabayan siya na sinabi sa kanya, hindi ka pinakinggan, Chris. Dadaling kita sa lugar na kung saan maraming makikinig sa'yo at makikita ang talento mo. Ito yun. Di ba may kasabihan sa Bible, kapag sobra ng mabigat at hindi mo na kaya, ako na ang bahala sa'yo. Yes. Di ba? Totoo. Yun. Dahil nasa tama po ang sigaw noon ni Gerald Santos, pero mga bingi po ang tenga na pinagparatingan niya ng kanyang pagsigaw ng hustisya. Narito po yung premyo kay Gerald Santos ngayon. Hindi lamang po sa Pilipinas siya nakilala, sa buong mundo, sa pamamagitan po ng Miss Saigon. Hindi ba naman nakakatuwa yun? Nagiging emosyonal lamang po kami dahil taga showbiz po kami, marami po kaming alam na kwento na kapag inisa-isa namin ngayon at pinangalanan, hindi na po bago sa ating pandinig. Hindi na po tayo magugulantang sa kwento ni Sandro. Ni Gerald Santos at ng iba pa na sumigaw kaya lamang po ay hindi napakinggan ang kanilang reklamo at pagsigaw. Yun. Tama. Mahirap huminga. Mahirap. Kasi kung pag nandun ka kasi sa sitwasyon na yan, hindi mo maiisip lahat ng mga magaganda muna eh. Kundi yung pinagdadaanan mo kung anong hirap na dinadanas mo. At sana po sa pagkakataong ito, maputo na po sana ang siglo ng ganitong pangyayari na hindi ngayon at nangangarap ang isang bata para sumikat, para magkaroon, ay dadaanin ng ibang tao sa pagpapalutang ng kanilang kapangyarihan para lamang po matupad ang isang pangarap. Matapos na sana yan. Matuldo ka na sana yan. Tama. No? Totoo. Dapat ito sa ni Sandro. Top na ang lahat. Diba? Ayan. Totoo yan. Kaya naman. Ako. Ang hirap magtanong kung sino ba yan. Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At ito. Ito na nga. Ang ating blind item for today's video. Talaga nga naman, ito talaga, pahabol na lang ito para sa kanya na blind item na sa lalaking ito. Na kung saan? Kilala. Super. Sikat. Sikat na sikat. Controversial. Kaya naman, kung iisipin mo, kaya naman pala nangyari ang mga bagay-bagay sa kanya, talaga may pinaghuhugutan eh. Parang bumingo na ito eh. Kumbaga, naipon. Naipon ito eh. Nag-escalate. Tumaas. Na ngayon lang unti-unti natin na lumalabas na kaya pala, dumuntong sa sukdulan, kaya ito pala, ito na, isa sa mga pangyayari. Masyado pala itong si lalaki, kapag nagpupunta sa bahay ng kanyang karelasyon, ay parang wala nang sinasanto, wala nang kinikilala, masyado nang komportable. Hindi nga na isinasaalang-alang na bisita ka pa rin. Boyfriend ka lang ng anak. Ganun ganun, di ba? Boyfriend ka. Hindi ka tagaroon. Bisita ka pa rin. Pero ito, kung umasta sa loob ng bahay ng girlfriend niya, ay, parang ang mahihiya pa yung mga taga doon. May-ari. Wala nang pahintulot. Kung diyan, magbukas ng rep, lahat. Diretso lang. Wala nang paapaalam. Parang naiiwasan na rin ang salitang thank you. Kasi nga, nakukuha niya lahat, di ba? Yung babae. Di ba? Yung babae nga, syokot, di ba? Parang hindi siya pwedeng magreklama kundi kung ano lang. Pinapakita ng lalaki, parang feeling niya, ay, baka ganito nga talaga siya. Basta, mahal ko siya eh. Yun. Pinakipaglaban. Sa tagal ba naman? Pero, ang hindi alam ng babae, pinupuntosan na pala ng pamilya ng babae si lalaki. Kaya, bumingo. Diba? Pati yung pananamit, diba? Takot na takot daw yung babaeng lumabas ng kwarto. Maririnig na lang ng mga pamilya na pinagbibigis niya yung babae. Pag aalis lang. Huwag yan! Pahitami yan! Hindi maganda yan!
babae? Siyempre, bilang magulang na naririnig mo yung boyfriend mo. Boyfriend pa lang. Ganun na. Paano ano pag naging mag-asawa pa? Yes. Baka hindi na nila makita yung anak nila. Oo. So, grabe, nilidiktahan na pala ng lalaki. Super. Diktador. Kasi, etong si babae naman talaga, talaga nagpaano naman talaga. Nagpailalim. Nagpailalim naman talaga eh. Kaya anong nakaalma? Nakaalpas. Nakaalpas. Ay, talaga nakita mo naman talaga, may potensyal. Ganun naman talaga yun eh. Nag-e-escalate yan, pataas ng pataas ng pataas, hanggang sa tungodo, bumingo. Oo. At saka minsan kasi sobrang pagmamahal mo, hindi mo na napapansin ang nararamdaman ng ibang tao para sa'yo. Totoo yan. Oo. Makipaglaban ka man, hindi mo na inaalintana ano ba ang nararamdaman ng magulang ko, yes, ng mga kapatid ko, ng mga taong nagmamalasakit sa akin. Bulag, diba? Sa pag-ibig. Bulag, pipi at bingi. True! Baby, ganyan. I love you. Okay. Na. Ikaw ang nagbitiyo, pwede bang makahingi ng clue? Ay, yung lalaki, may pressure ngayon para sa kanya. Ay, yung babae kasi umalagwa na. Umaalagwa na. Pero siya, inaantay talaga ang kanyang paggalaw ng baso. Mula ba ito sa pamilya ng mga artista? Super. Mula sa kanya. Ito ba? Gusto mo makisawsaw sa pagbibigay ng clue? May palayaw ito na hindi mo kayang sabihin ng diretso eh. Ay. Palayaw niya. Ay, oo. Baling labi siya. Diba? Kasi magdo-double meaning pag ikaw. Diba? O meron talaga ka palayaw na. Sa girl, ano ang maibibigay mong clue? Naku, eto na nga. Nahihirapan sila mag-shooting sa abroad. Dahil sila'y sinusugod ng mga tagahanga. Ayan po, mga kapwa SNNers, mga kachika. Kapag naman hindi nyo pa po nakuha ito, eh talagang kasama na po kaming tatlo na uupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. Gusto niyo yun? Yun, napakainit. Di ba naman? Kaya naman, Romel, ano ang dapat gawin? Eto na nga, mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama rin po ang aking Romel Chica Vlogs. Maraming salamat po. Congratulations. Sa ating lahat. Congrats. At Wendell. Wala kayong dapat gawin, kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At inuulit ko, at sasabihin sa inyo, please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Yun. At hula po sa puso naming tatlo, uulitin ko lang, para ano po at nandito kami kung wala kayo. Maraming salamat po sa suporta, tiwala at pagmamahal. Hanggang sa muling sultada ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat. Wala kang kanta, magbigay ka sa bandang dulo. We are the champions, my friend. Huwag mo naman ganyan na ng queen. Kumpletohin mo kahit yung dalawang linya lang. Oh. We are the champions. My friend. We are the champions. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.